Tingnan natin bukas kung makakaisa sa akin si Rene J. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong mensahe ni Ogwen patungkol nga yan dito kay Rene J. Na kung saan kapatid, nung nakaraan nga ay may trash talk nga itong si Rene J patungkol nga dito kay Ogwen na hindi na raw ito makakaisa. Uubra nga ba itong Aurora dito sa AP Bren na susunod ngang maglalaban? Coach Wolf, kinaawaan ng mga fans, TNC kung ano-ano ang ginagawa gawa dito sa kanilang laban, pero pinahirapan nga ang kuponan ng AP Bren. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano ba bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong ipinakita ng TNC Pro Team dito nga yan sa laban nila sa kuponen ng Falcons AP Bren na kung saan kapatid mananalo na lang sana ang TNC Pro Team abay nagkandaleche-leche pa nga ang kanilang ipinakita dito nga kapatid sa Game 1 ay malaki na sana ang tsansa na manalo ng TNC Pro Team na kung saan kapatid kita ang kita nga natin na ang problema talaga para sa kuponen ng TNC Pro Team ay hindi nga dito sa kanilang coach na si Coach Wolf kundi sa mga players na. Imagine kapatid, eto nga si Kisen nag-lord dance na nga ang kanyang mga kampe pero patuloy pa rin siyang nag-split push na kung saan buti na lamang at nakuha nga nila itong ang lord sa pagkakataon na iyon pero hindi nga nakita ng limang miyembro ng TNC Pro Team itong ang minions na nakapush nga dito sa bottom lane dahilan kung bakit nahuli na nga sila na makapag-respond doon at minions pa nga ang nangyari yung tipong halos lahat nga ng kamalasan sa TNC Pro Team ay nangyari sa kanila na kung saan mananalo na lang na ulats pa ganyan nga kaasim na literal yung mga laruan ng mga players ng TNC Pro Team ngayon. Wala namang problema dito nga sa kanilang drafting kapatid dahil napaka-solid naman mag-draft nitong ni Coach Wolf pero ganun talaga ang nangyayari sa kanila. Pero kung titingnan nga natin kapatid nakaisa nga itong TNC Pro Team dito nga yan sa Falcons AP Bren pagsapit ng Game 2. Pero magandang pangitain nga yan dahil syempre kahit natalo itong TNC Pro Team at least nakita natin na kahit papaano ay unti-unti nangang nakukuha ng TNC ang kanilang tamang timpla na kung saan dapat na lamang maging masaya nga itong si Coach Wolf sa nangyari at hindi nga sila basta nabalagbag sa pagkakataon na ito. Kung titingnan din natin paunti-unti ay nakukuha na nga ng TNC Pro Team ang kanilang chemistry bilang isang kuponen na kung saan baka sa susunod pa nga nilang laban ay tuluyan na nga silang manalo dito. Dahil syempre hindi naman nalalayo ang kanilang puntos dito nga sa Blacklist International at RSGPH na kung saan mas maganda nga yung ranking ngayon dito sa regular season dahil hindi nga natatambakan itong mga nangungulelat na kuponan ngayon dahil syempre nagbago na nga itong pointing system. Kapag 2-0 or 2-1, 1 point nga ang makukuha mo pero kung hindi nga kayo manalo sa serye walang puntos na makukuha kaya naman nang dahil nga dyan kapatid itong kuponan ng RSGPH ay hindi nga nalalayo dito sa Blacklist International at dito nga sa TNC Pro Team. Kung titingnan natin maghihilahan nga yung tatlong kuponan na yan lalo na nalalapit na nga ang pagkatapos ng regular season sa kasalukuyan kapatid
kapatid. Nasa second round na nga tayo ng regular season at ilang linggo na lang ang ilipas ay magsisimula na naman itong playoffs ng MPL na kung saan kapatid dapat ngayong round 2 ng regular season ay pinagbubutihan na nga ng TNC lalo na't paunti na nga ay makukuha na nila ang tamang momentum. Ganon din naman itong kuponan ng Blacklist International na kung saan ang kuponan ng Blacklist International ngayon ay natalo na naman kapatid dahil syempre hindi nga sila uupra dito sa kuponan ng Fnatic Onyx dahil napakalakas nga nito. Yung tipong kahit nga si Spider Miles ang ginamit ng Fnatic Onyx kapatid, wala ngang pinagkaiba yan sa kanilang laruan dahil patuloy pa rin silang nanalo at win streak pa rin talaga sila. Kung titingnan natin kapatid, sobrang solid ng ipinapakita nitong ni Brusco dito nga sa Onyx PH na kung saan taliwas nga yan sa kanyang ipinakita dito nga sa RRQ Hoshi. Tandaan natin na hindi lamang itong mga Pinoy fans ang nanonood ng MPL PH, maging ang ibang region nga kapatid ay nakasubaybay sa atin yan, lalong lalo na nga itong karaybal natin na mga Indo fans na kung saan napapanood kasi ng mga ito ang galawan ni Brusco ngayon dito nga sa Fnatic Onyx PH kapatid na napakaganda nga ng kanyang ipinapakita. Kaya naman nang dahil nga dyan, marami nga ang mga RRQ fans ang nagsasabi at nangihinayang sa pagkawala nga ni Brusco dito nga yan sa RRQ dahil syempre ang isa rin naman sa naging problema ni Brusco ay itong comms nila na kung saan hindi naman mahusay magbahasa itong si Brusco dito nga yan sa RRQ Hoshi. Tandaan natin na dito nga sa MLBB ang initiator talaga niyan at umiikot talaga ang comms dito nga sa mga tank na kung saan kung hindi nga magiging maayos ang kanilang comms ay talagang mahihirapan nga silang manalo. Oo, malakas nga itong si Brusco pero syempre nahirapan din yan sa comms dito nga sa RRQ Hoshi. Kahit anong lakas kasi ng mga Pinoy kapatid, kung hirap nga sila sa pagsasalita ng bahasa, abay wala din. Kaya naman itong ang si Yawi kapatid, tunay na nag-aral talaga magsalita ng bahasa na kung saan noong ibinangko nga siya ng Echo PH, dito na nga nag-aral itong si Yawi magbahasa hanggang nalipat na nga siya doon sa Indonesia. Nang dahil doon ay hindi na nga nahirapan pa itong si Yawi sa kanyang pagkukoms dito nga sa Aura Indonesia na Team Liquid Indo na nga ngayon. Pero ngayon nga kapatid, kahit mahusay magbahasa itong si Yawi, abay bangko na naman siya ngayong season na ito. Kaya asahan natin na sa mga susunod na season kapatid ay lilipat na nga itong si Yawi ng ibang koponan. Yan nga ang ating abangan patungkol nga dito. Kahit hindi nga naglaro itong si Brusco kontra nga dito sa Blacklist International kapatid, sana nga ay magtuloy-tuloy din yung magandang ipinapakita ni Spider Miles. Pero kung titingnan natin, kung hindi pa rin magagamit madalas itong si Spider Miles, mas mainam na lumipat na lang siya ng ibang koponan sa susunod na season, lalong-lalo na ang koponan ng Blacklist International dahil ang laruan nga ni Spider Miles ay maipagkukumpara mo talaga dito nga kay Omay Venus na sa tingin ko yan nga ang meta ni Coach Bon at mas magagamit nga itong si Spider Miles. Syempre doon na naman iikot ang kanilang meta at kung mangyayari yun ay posible ngang bumalik ang OB strat na naman ng Blacklist International. Yan din ang titingnan natin sa mga susunod na season. At since nanalo nga itong kuponan ng AP Brand dito nga sa TNC kapatid, na interview nga itong si Ogwen na kung saan ang susunod nga nilang makakalaban ay ang Aurora kapatid. Nung nakaraan
naman ay nagkaroon nga ng trash talk itong si Rene J patungkol nga dito kay Ogwen. Ayon nga kay Rene J, kapatid, ay hindi nga na raw papaisahin ito nga si Ogwen. Kaya naman sinagot na nga kaagad ni Ogwen ang trash talk na yan ni Rene J at sinabi tingnan daw nila kung makakaisa nga itong si Rene J sa pagkakataon na ito. Sa tingin ko, mahirapan pa rin itong kuponan ng Aurora dito nga yan sa Falcon's Apebren. Dahil experience wise kapatid, hindi mo maipagkakaila na luging-lugi talaga itong kuponan ng Aurora. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.